May baho, may matamos ang ilong, may maputi, may maputla, may singkit ang mata, may malaki ang mata. Diba? Merong kalbo at merong sobrang haba ng balbas. Diba? Ang sarap ang sama-samahin yung mga iba't ibang bansang sumasamba sa Diyos. Amen? Tingin sa harapan. Bakit ang mga Pilipino ay pinapapunta ng Lord sa ibang bansa? Bakit? Hindi yung mga nagtitiente at hindi yung mga tumatakas sa tawag nila. Sagot. Number one, gusto kasi ng Diyos yung yaman ng ibang bansa ay kunin ng Pilipino at dalhin sa Pilipinas. Hello? Number one reason. And number two reason, para itayo ang kaharian ni Kristo Jesus sa iba't ibang bansa. At ang bawat bansa ay gawing Kristiyano. Amen. Malakpakan natin ang Panginoon. Naprophesy ko na to last Sunday, pero ulitin ko ulit. Ako ay hindi nagpe-pray, hindi ako nagtatanong sa Diyos. Basta ang alam ko, nakaharap na ako sa salamin at tinitingnan ko kung may pimples o may blackheads o or may wrinkles na, masyado nang tumatanda na. But the Lord spoke to me. At ang sabi sa akin ng Lord, at inulit ko yung last Sunday, last Friday, inulit ko ulit. Mayroon na namang itatayo ang Diyos ng mga panibagong leaders. Papalitan niya yung mga leaders o yung mga may tawag na ayaw magbigay ng totohanan ng buhay sa Panginoon. Bibigyan niya ng chance yung mga bago at yung mga bagong balik na muling makabalik. Pero yung mga may talento, may tawag, may calling, alam nila kung ano ang mga pinapagawa sa kanila ng Lord, may prophecy sila, ayaw nilang maglipot sa Panginoon, aansin sila ng Diyos. Pangalawa na sinabi sa akin ng Lord, yung mga pinayamanan ng Lord, binigyan ng trabaho, binigyan ng negosyo, binigyan na ng sasakyan, house and lot, etc. Pinayaman sila ng Lord, pero ayaw magbigay ng tapat. Aalisin ng Diyos yung blessing sa kanila at ibibigay sa mga tapat. Para itong mga tapat na ito ang patuloy na magkaloob. Amen. Amen po ba? Amen. Yan. Kaya kung sa darating na panahon at merong muling masampulan ng Diyos, sinabi ko na. Dahil ang sabi ng Amos 3:7, the Lord will do nothing unless He reveal His secret plans to His servants, the prophets. Walang magagawa ang Diyos bago niya ipatupad ang isang bagay, kinakailangan niya munang ipahayag sa kanyang mga propeta. Napakasimple lang para huwag kang mawala sa paglilingkod. Napakasimple lang para patuloy kang yumaman. E di bigay mo yung para sa Diyos, kanya naman yun eh. Give to Caesar what is due to Caesar, and give to God what is due to God. Kasabay nito, meron kang talento mula sa Panginoon, pati may paggamit yan. Diba? Pati may paggamit yung talento mo para sa Panginoon. E naalala ko nga yung kapitbahay namin, sinisira ko ng salita ng Diyos. Ito sabi niya sa akin, bagamat di pa umaatin. Pastor, isang araw, susulpot ako sa church ninyo, aatin din ako. At pastor, sabi niya, kasama ako sa ministry, kasama ako sa paglilingkod. Doon ako sa healing, sabi niya. Aba, isipin mo, hindi pa born again. Sa healing doon siya sasama. Kasi pastor, marunong ako mag-healot. Ay, marunong ako mag-healot, sabi niya. Ano? Nangiti ako talaga, natawa talaga ako. Pero alam mo, hindi ko pinahalata sa kanya yung tawa ko. Pero natuwa ako sa kanya. Bakit? Kasi alam niya kung anong talent meron siya. Alam niya kung anong meron siya. Kasali to siya sa healing. Marunong to siya mag-hilot. Kaya pag umatanda yun, gagawin mo siyang head ng healot ministry. Yes! O para yung mga nabalian, mga may mga lamig sa likuran, laging sumasakit yung likod, sa kalalaba, kapaplansya. Ganyan, mga nagtitipid. Siya gagawin kong head. Gagawin ko ng head. Ikaw ang head ng Hilot Ministry. Pagkatapos ng service, yung mga kapatid natin bago magsipag-uwi, ay hilutin mo. Hilutin mo. Tapos maglalagay tayo ng donation box. Hahaha.
siya sa healing. Ano na, pagkumatay na ako sa church ninyo, nasali ako sa healing. Napagano na ako. Bakit healing? Sabi niya kasi, Pastor, marunong ako mag-healing. Kaya po, kung ikaw, alam mo na ang para sa Diyos ay para sa Diyos, huwag mo naman sana ang kunin. Ibigay mo para sa Diyos yan. At gusto kong mangako sa inyo. No? Sana matupad ko yung pangako ko. No? Nakabili na tayo ng drum set, natupad ko yung pangako ko. Marami pa tayong bibili. Gusto kong mangako, January, hindi lalampas ang February, naka-aircon tayo. Pangako ko yan! Sino gusto matupad yung pangako ko? Promise ko, hindi lalampas ang February, January to February, naka-aircon tayo, lalo na yung mga nasa likuran, ano kung mainit yan eh. Diyan ko unang ilalagay ang aircon sa likuran. Amen? Pangako ko yan! Dahil alam ko, pangako nyo rin na ibibigay nyo ng may katapatan ang inyong tithe, offering sa first fruits, pambili natin ang aircon. Amen? Kapunti mo nga talang. Glory to God. Sabi ni Sister Connette, tapat, tapat.